tanggalin natin yung mga ano ni Chris. Ayos yan. Remove natin siya isa-isa. Bakit? Anong? And then guys, kita natin ano siya. Tatanggalin ko yung mga dry na roots niya. And para mag-produce ulit ng mga new na mga ganito. Mga roots. Ayan. Isa-isahin natin. Para mag-produce siya ulit ng panibagong roots. Baga mag-renew yung roots niya na namatay na. So, gagawin natin siya. Para hindi siya agad mamatay. Kailangan kasi natin tanggalin yung mga dry na ano niya. So, ayan siya. Ibang pangit. Tingnan guys. Tapos yung ano niya. Hindi siya makakahinga kasi sobrang tight na ito niya sa baba. So, luluwagan natin siya ng konti. Ayan. Para masipsip niya ng maayos mamaya yung ano natin na tubig. Pero ito guys, isibababad ko siya mamaya sa tubig. After kong maano. Kasi guys, mas magkakaroon siya ng long life at tutubo ulit yung mga ibang ugat niya. Yung magiging maano yung pamumuhay niya, tatagal yung pag-ano niya. Kasi nga, yung mga ito, mga dry na roots niya is matatanggal. Tatanggalin natin siya. Para makahinga siya ng konti. Kasi meron mga salagang roots siya guys. Ayan. Mga nabulok na siya ng roots. Ayan. Kaya nito. So, kailangan natin siya matanggalan. At luwagan natin ng konti yung ganito. Ito guys is dumating noong August. So, 1 month pa lang siya. So, kailangan natin siya i-retipada para ma-prolong natin ang kanyang life. Ito guys. Galing na din natin ito. So, ganito siya guys. Ayan. Ito yung tinanggalan natin. Tapos ganito yung hindi pa natanggalan. So, ayan siya guys. Ito kasi hindi siya makakahinga kasi nga yung roots niya is hapit na hapit yung pinagtamnan sa kanya. So, kailangan natin ito. Tanggalin ulit natin. So, ito na siya guys. Na-open na natin yung sa baba niya. Ayan na siya. Na-open ko na siya. So, after natin siyang mababad, ayan, anuhin na din natin siya.
dito, didilitan naman natin siya ngayon. Ibabad ko siya sa tubig para masip-sip niya yung tubig din. Ito guys is 1 week bago ko ulit siya dililigan guys. Para matuyo yung ano niya, yung mga roots pa rin niya. Kasi pag everyday mo ito siyang dililigan at ibababad, mamamatay din siya guys. Kasi ito yung hindi niya masyadong need ang tubig. So, ayun siya guys. Bababad ko natin siya. Guys, babad muna natin siya for 5 minutes. So, ayan, after 5 minutes, tatanggalin namin natin ulit siya sa tubig. Ayan guys, tanggal ko na siya sa tubig. Then, tatanggalin natin siya sa isa. After naman natin siya mapaano sa tubig guys, ayusin na natin siya inside the, sa ating pot, better nating pot, ayusin na natin siya. Check natin, iparap natin mamaya yung may mga blak-blak pa na nabubuhay. Tapos, itatali natin siya guys para hindi siya mag-tumba-tumba. Hindi na tayo mahihirapan sa pagbabalik ng mga ano niya, mga kahoy-kahoy na nakalagay. So, ayun guys. Itatali ko siya muna. Tapos, ayusin natin ng maayos. Ito, para ayusin natin guys. So, after natin siyang maayos guys, ganito na siya. So, babalikan natin itong mga ito. Babalikan natin itong mga wood. Thank you.
So, ito na siya guys, ang ating nice na orchid. So, medyo nakaluwag-luwag na ang kanyang ugat. So, ayan, kasi nga nakakahinga na siya due sa ating pag-ano ng kanyang mga roots. So, siya guys. Ayan siya. So, ayan siya guys. Ayan, ganun lang ang gawin natin guys sa ating mga orchids kung nahihirapan. Kung tingin natin is kailangan na natin silang tanggalan ng mga dry roots at mga kailangan natin luwagan ang mahigpit na pagkakatanim niya sa dating pinagkabilhan kasi ganun po. Ito guys, the finished product. So, ayan. Cheers. Ayan, thank you for watching. Bye-bye.